approaching na tayo sa dito sa school kung saan ako nag high school, Marcelo H. Del Pilar. Anyway, try natin pasukin. Napakaswerte ko naman sa araw na to. Akalain mo pinayagan akong pumasok dito sa Marcelo H. Del Pilar National High School. Dito ako gumraduate ng high school. And very memorable talaga itong place na to sa akin. Especially yung building na una natin pupuntahan. Napakarami ng pinagdaan ng henerasyon ng gusali na to. Marami na itong hinubog ng mga estudyante. So may mga estudyante na naging engineer, naging doktor, naging nurse, naging piloto, naging IT specialist, call center agent. Maraming klase ng pinagdaanan. Yun nga lang, nakakalungkot kasi natitingnan nyo, medyo napabayaan na yung gusali. Naalala ko dati nung high school kami, pino-floor walks pa namin yung sahig ng building na to. Takin-tabang kami ng sahig. Then, hindi namin pinapadaanan yung harap ng classroom kasi yun yung pinakamakinis usually. So basically, dalawang room to. So bawat room merong dalawang pintuan. Yung isang pintuan ay papasok sa harap ng classroom and yung isa dun sa likod. Nakakalungkot nga lang malaman na baka dumating ang panahon na tibagin na itong building na to. Medyo nakakahinayang lang. And syempre, nakakalungkot din dun sa mga alumni na gumamit nito. Well, sa ngayon, hindi natin talaga alam kung anong plano ng administration ng Marcelo H. Del Pilar National High School. Kung ano yung gagawin nila sa building na to. Pero hopefully, kung ano man yung mapagdesisyon na nila, well, para sa ikabubuti ng lahat. Yung nga lang, medyo kalungkot lang isipin kung mawawala yung building na to. Wala, medyo ano na siya. Hindi na siya nagagamit, tsaka hindi na siya naalagaan. Madumi na siya, tsaka sira-sira na yung mga gamit. Siguro for safety concern na rin, kaya hindi ito pinapagamit sa iba. Baka mamaya biglang may bumagsak na kisame, or biglang gumuho na lang yung building kasi medyo matagal na rin yung building na to. Kumraduate kami dito around 1998. So, yeah, centennial graduate kami nun. So, maybe around 21 years na ang nakakalipas. Medyo matanda na rin talaga yung building. So itong Marcelo H. Del Pilar High School sa natatandaan ko nung mga panahon na nag-aaral pa ako. So meron ditong building A, B, C, D. At meron ding tinatawag na science building, itong nasa likuran ko. Yan. And bukod nga ron, meron tayong tinatawag na DOST building. Ito yun. Bukod doon, meron ding covered gym dito. Yan. So last year, nagkaroon ng alumni homecoming yung batch namin, yung batch 1998. Kasi nag 20 years kami last year, 2018. Kaya nagkaroon kami ng, I think that's half day na celebration or event. Dito ginawa yun sa gym. Medyo silipin natin ng bahagya kung ano yung itsura ng gym. Wow, naalala ko tuloy nung nag-aaral kami dito pag Sabado, pumupunta kami dito sa school kasi kailangan namin magpintura ng upuan or mag-repair ng mga upuan gaya nito. So, nandito ako ngayon sa isa sa art wall dito sa Marcelo National High School. Naalala ko nung high school ako, isa ako sa naatasang mag-drawing sa isa sa mga wall sa building na to. Ang gamit ko ay yung colored na chalk. Itong nasa likod ko, isa to sa sample ng mga drawing ng mga estudyante dito. See that? Work of art. Medyo nakakatakot lang yung drawing, ang laki ng mata. You know? Siguro pag nadaan ako ng gabi dyan, hihimatayin ako. Laki ng mata.
doon. So, ito yung hallway dito sa loob ng Marcelo National High School. Maraming mga memories din dito sa hallway na to. Usually, ito yung waiting area namin. Kapag may practice kami sa hapon ng rondalya or ng D-club, so, dito kami tumatambay ng mga tropa namin. May libro pa na ako? May libro na siya. Kaya lang yan published sa National. Na published yan. Ah, meron. Oo, sabi nilaunch yan sa BSU. 1,500. Isa pa. Available naman dito. Kaya lang by request. Medyo sinuwerte ko ulit kasi namit ko si Sir Ferdinand Oliveros, siya yung MAA administrator. So, medyo tinur niya ako dun sa alumni building. Kasi doon kami lagi nagpa-practice ng ano dati, ng rondalya, ng glee club. So, sa ngayon, ginagamit na siya ng fifth year ng BSU. So, meron silang weekend na classes doon. Sarap balikan ng, alam mo yun, ito yung, syempre, crucial yung high school life natin eh. Kasi dito tayo na-develop. And marami tayong natutunan, marami tayong kaibigan. Usually, ako, opinion ko lang to. Yung mga katropa or kabarkada natin yung high school, hanggang ngayon, kabarkada pa rin natin sila. Hindi ko alam kung applicable sa lahat. Well, usually, yung mga college friends natin, may mga kanya-kanya na mga trabaho, hindi na masyadong nakikita-kita. Pero mas madalas, yung mga kaklase natin ng high school, sila yung madalas na nakaka-hangout natin, nakakasama natin. And pag may mga occasions like birthday ng mga anak nila, so usually nakakasama natin sila. So, iba-iba yung ganda ng samahan na during high school days. So, pero yung talong museum to? Ganda? Ano yung nagpa-practice sa kabila? Ano yun? Seminar ng BSU. BSU? Nakakukuha ng exam sa BSU? Hindi, ano, fifth year. Oh, okay. Kasi pwedeng yung, ano yung venue, pwedeng gamitin. Kaya lang, they will stay dun sa kuryente. Kasi wala yung... Ah, mabahid sila. Okay. Okay. Hey, sir, hindi na ako papasok. Gusto ko lang makita kasi dyan kami nagpa-practice dati ng rondalya. Meron pa rin na pwedeng kuha naman ng picture. Eto, dito kami nagpa-practice ng glee club dati. Hindi na ano siya. Okay. So, ano, pwede rin. Tsaka nabalitaan ko kasi sir, yung DOST building. Ano ba plano kayo dun? Saan? Yung DOST building. Ay, i-renovate. Ay, re-renovate yun. Nakakuha na ng budget na pang-renovate. Estudyante. Sa estudyante rin. Nag-graduate. Alam mo yun. Kasi may nag-post nga sa group namin din. Naghahanap yata sila ng donation din. Ah, ito. Office building. Ano po tawag? Food and front office. Oh, okay. Services. Services. No, pinasok na yung sapatos. Okay, okay. Hindi pa siya nagagamit, no, sir? Hindi pa. Kagagawa lang ito sa iyo. Alam mo. Okay.